Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega, na nag-aanyayang samahan ninyo ako muli sa mga pagbubulay ng mga salita ng Diyos mula dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa buhay. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Nilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa ikapapanunto ng ating pamumuhay. Kapag ito ang ating gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo tayo sa lahat ng katiwalian at kasamaan. Kaya halina po at tayo ay magpatuloy sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At ngayon pong umaga ating tutunghayan ang 13 kabanata mula talatang 1 hanggang sa talatang 10. Ganito po yung mababasa natin sa unang 4 na talataan. Ito ang 3 pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Ngayong ako'y wala riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa. Ang sinabi ko noong 2 ko, hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa paikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kahit na siya'y mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin, ngunit sa paikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito pong kapitulo 13 ng 2 Korinto ay nagpapaalala sa atin na ang iglesia ay binubuo ng mga tao. Mga tao na pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. So they are forgiven sinners. Na sa kabila ng kanilang pagiging tinubos ay may pagkakataong naliligaw pang muli, gayong dapat ay matagumpay na sila sa pamumuhay na kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakikita rin po dito kung anong klaseng leadership ang makatutugon sa hamon ng pagpapanatili ng mabuting mga ugnayan sa iglesia na hahantong sa pagpapabanal ng bayan ng Diyos. Nagsimula po ang mga usapin patungkol dito nang may isang sumbong na nakarating kay Pablo na nangailangan ng masinop na pagsisiyasat, paghatol at pagdidisiplina. Kaya naman si Pablo po ay naglatag ng maayos at makatuwirang pamamaraan ng paglilitis at ganun din ang makatuwirang paghatol na kanila namang itataon sa kaniyang 3 pagdalaw sa bayan ng Korinto. Narito po ang proposition ni Apostol Pablo. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Kagaya po ng mga patakaran sa mga hukuman ng kanilang kapanahunan, at ito'y nangyayari pa rin sa ngayon at kinakailangan pa rin sa ngayon, ang sumbong laban sa kanino man ay mahalagang pinapatunayan ng 2 o 3 mga saksi. May mga makikinig at magtitimbang ng mga patotoo ng mga saksi at ng sagot ng sino mang inaakusahan. Pagkatapos ng matamang paikinig
at pagtatanong ay saka ilalapat ang payo, rekomendasyon o hatol na buong pagkakaisang ipatutupad ng iglesia nang walang sinisino at pinagtatakpan. Ang mahalaga ay napatunayan ang sumbong at nadadala sa pagtutuwid ang kinauukulan o at worst, kung matatawag na ganon, ay napaparusahan or at least ay nailalagay sa disiplinang dapat kalagian ang nagpapatuloy sa kanilang pagsuway. Sabi po ni Pablo dito sa talatang 2-3, ngayong apoy wala riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pagkitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. So, ang layunin po ni Pablo sa kanyang pagsulat at sa kanyang ikalawang pagdalaw ay ang maisaayos ang mga problema tungkol sa pagkakasala ng ilang mga kapatid sa loob ng iglesia na gumagawa ng malaking alingasngas at nagpapapangit siyempre sa imahe at patotoo ng iglesia sa Korinto. Pangalawa po ay upang mailagay sa perspektibo ng iglesia ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na waring hindi na pinapansin ng mga pasaway sa iglesia. Ang kababawan ng takot sa Panginoon sa mga iglesia ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakapasok at nakapamugad ang kasalanan sa loob ng iglesia at minsan ay sa mga may katungkulan pa. Alam niyo po, ang dahilan ay yung ating sobrang pangaral ng pag-ibig ng Diyos. Wala sa proporsyon na pangaral ng pag-ibig ng Diyos at pagkalimot na ang Diyos ay may iba pang mga katangian na hindi rin nagmamaliw. Oo, alam natin ang ibang katangian ng Diyos ay tinatapatan ng pag-ibig, ngunit kailanman ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po pag-ibig na konsentidor. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na makatarungan, nagmamahal, subalit naggagawad ng dapat igawad, disiplinaman o parusa sa kinauukulan. At marami pong talata ng Biblia ang nagpapatunay diyan, no? So yung unproportioned na pagpapaliwanag ng pag-ibig ng Diyos o kay pagtuturo nito ay naging dahilan para ang maraming tao kahit sa loob ng iglesia ay parang nawalan ng takot at paggalang sa Diyos. Maaari sabihin ng iba, hindi totoo yan, pero ganyan po ang malimit nating natatagpuan na dahil pag-ibig naman ng Diyos, kahit gawin nila ang kanilang gusto, ay maaari. Subalit si Pablo po ay hindi naniniwala sa ganyan. Si Pablo po ay sadyang determinado na gawin ang nararapat na hahantong sa pagpapabanal ng mga bahagi ng iglesia. Kaya ito rin po ang paalaala at babala na una niyang ipinaalam sa mga taga-Korinto. Wika niya po. Sundan niyo muli sa verse 2. At ito'y padalawang beses nating babasahin. Ngayong ako'y wala riyan. Si malayo pa si Pablo, naroon pa siya sa Macedonia. Inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan kahit na siya ay mahina ng ipako sa krus. Nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin. Ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay
na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Mariin po yung pangungusap ni Pablo. Hindi siya mag-aatubiling magparusa sa sino mang napatunayang nagkasala bilang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan niya. Na ibig sabihin na hindi gawa-gawa ni Pablo yung kanya mga panuntunan at mga iniaaral at mga kapahayagan, kundi direktang mga kapahayagan ng Diyos sa kanya. Kaya para patunayan yan, handa siyang parusahan ang sinumang napatunayang nagkakasala, lalo na yung ayaw magbalik loob. Makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo, kaya hindi dapat isipin nino man na siya'y mahina at walang kabuluhan ang mga taong pinananahanan niya. Ano? Yung hindi siya dapat ituring na mahina at walang ginagawa. Kahit na mga taong inaasahan nating naniniwalang tinatahanan sila ng Panginoong Hesukristo. So huwag ding isipin nino man na hindi gagawin ng Panginoon na sila'y parusahan sa kanilang maruming pamumuhay. Kung tayo ay mananampalataya, sulit tuloy-tuloy tayo sa maruming pamumuhay, huwag mong asahang makakalusot ka. Sigurado tayo na sa salita ng Diyos, darating at darating ka ng hagupit ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay tunay na anak. Kung hindi ka naman tunay na anak, ay ibang problema yung kakaharapin. So, hindi komo o dahil nagawang ipako ng mga Hudyo si Jesus sa krus, ay siya'y nananatiling mahina at hindi ginagamit o gumagamit ng kanyang kapangyarihan. Huwag nating kalilimutan siya'y nabubuhay ngayon, taglay ang kapangyarihan bilang Diyos. Kaya't maaari niyang usigin ang mga pasaway at ito'y paalaala sa lahat ng mananampalataya. Paalala din po sa mga leader ng iglesia na huwag ipagwalang bahala kung ang mga kapatid ay patuloy na namumuhay sa kasalanan dahil hindi sinasang-ayunan ni Kristo ang ganyang uri ng pamumuhay. Maging tiyak at matatag sila o matatag tayo sa mga desisyon, sa pangangalaga at maging sa pagsisikap na maakay ang mga kapatid sa tamang pamumuhay. Kaya nga tayo nandidiyan para maakay natin sila sa tamang pamumuhay. Ang mabuting tagapanguna ay may puso sa mga nagbabalik loob. Ngunit kailangan din siyang marunong gumamit ng otoridad na ibinihis sa kanya ni Kristo bilang tagapanguna para naman sa kaayusan at kabanalan ng iglesia. Yung iglesia pong nakikita. Sa mga mananampalataya, ang hamon ni Pablo ay ang lubos na pagpapakabanal. Basahin po natin ang talatang 5. Ikalawang Korinto 13, talatang 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, sabi ni Pablo. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, so saliksikin mo ang sarili mo, yun ang sinasabi ni Pablo. Siyasatin mo kung ikaw ba'y namumuhay sa pananampalataya o hindi. Suriin ninyo ang inyong sarili, sabi ni Pablo. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Aware ba tayo na nakatira si Kristo sa iyo? Sa atin? Kaya't anumang karunihang ginagawa natin sa ating katawan ay hindi lamang kita, kundi bagay na parang ipinapagawa natin sa Panginoong Hesukristo na nakatira sa atin. Kaya pakatiyakin ang bawat isa sa iglesia na sila'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Kasi yung pong tunay na pananampalataya, kapag tunay, ay nagbubunga ng bagong buhay. Kapag po ang iyong pananampalataya ay hindi nagbubunga ng bagong buhay, baka po hindi tunay yung pananampalatayang iniisip mo o niyayakap mo.
Kasama po palagi ng tunay na pananampalataya, ang bagong buhay, ang pagkamuhi sa kasalanan, ang pagsisikap na lumayo sa kasalanan, at ang pamumuhay na nagpapakabanal. Hindi po sila naghihiwalay. Si Kristo ay laging kasama ng mga sumasampalataya. Ito yung sinasabi ni Pablo. Liba na lamang kung sila'y nabigong patunayang silang na ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Ang ibig sabihin ay kung hindi naman tunay ang kanilang pananampalataya, ay siyempre wala pong katunayang mahuhugot sa ganong klaseng buhay. Gayunman ay umaasa po si Pablo na hindi naman siya nabigo sa mga taga-Korinto, na sadyang si Kristo ay nagahari sa kanila, at kahit na subukin pa sila ay masusumpong ang totoong kapangyarihan ni Kristo ang namamayani sa kanila. Kaya naman ang bilin po ni Pablo ay suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang na sa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo bigo sa pagsubok o kung hindi kayo tunay, yung pong hindi niya sabihin sa verse 5. Si Kristo po'y tunay na nag-aakay sa kabanalan, maliban lamang kung hindi naman totoo na siya ang kanilang sinampalatayanan. Tungkol sa ganyang bagay, sabi ni Pablo, umaas akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo sa kanila. Hindi sila nagkamali. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami nabigo. So ang gusto po ni Pablo ay makitang namumuhay ang mga taga-Korinto ng nagpapakabanal, ni dahil sinabi niya, kundi dahil ipinamumuhay nila yung talagang binhin ng kabanalang binigay ng Panginoong Jesucristo nang siya'y tumanggap sa kanila. Sabi niya pa na ito nga, na kahit lumitaw pang sila'y nabigo, o ibig sabihin ay nagkamali ng evaluasyon sa taga-Korinto. Dahil ang evaluasyon po, yung sumbong na dumating sa kanila, ay namumuhay ang mga taga-Korinto ng hindi tama. Pero mas gusto pa ni Pablo na makitang namumuhay ng tama ang mga taga-Korinto at lumabas na siya ay nagkamali, kaysa mapatunayang siya'y tama at masumpungang sadyang namumuhay ng hindi kalugod-lugod ang mga taga-Korinto dahil walang karangalan yung madadala sa Panginoon at sa pamumuno. Tayo po ay may pananagutang mabuhay ng may kabanalan. Kaya ang hamon sa atin ay lumayo sa paggawa ng kasamaan upang lalong makita ang ebidensya na nananahan nga sa atin si Kristo, nananahan sa iyo. At gaya ng nauna ko nang nabanggit, ang desire po ni Pablo, kahit lumitaw pang siya ay nagkamali, o ang mga taong nagbalita sa kanya ay lumitaw na nagkamali, saka pag-evaluate o pagtingin sa kanilang buhay espiritual, masisiyahan pa rin si Pablo. Bakit daw po? Sabi niya sa verse 8, sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Ang katunayan ay, sabi niya, kami nagagalak kapag kami ay mahina at kayo naman ay malakas. Kaya tinadalangin namin kayo maging ganap. Talata pong siya. Ang ibig pong sabihin ni Pablo ay kung lalabas na mahina siya sa aming pananampalataya at ang mga taga-Korinto naman ay malalakas, sabi niya ay kagagalak pa namin. Layunin ni Pablo sa kanyang pagsulat na mabigyan na kaagad sila ng babala upang kung dumating siya ay hindi na kailangan magpakita pa ng kapamahalaan o bagsik para maayos ang mga gusot sa loob na iglesia. Sa halip ay mapapalakas at mapapatibay
ang mga mananampalataya o yung malalakas at matitibay na mga mananampalataya ang sasalubong at makasalamuhan niya sa kanyang ikatlong pagbabalik sa Korinto. Basahin po natin itong nasa talatang 10. Ganito po yung sabi niya. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Ano po ang aral ni Pablo? Ang aral po ni Pablo ay ganito. Ang kapangyarihang taglay ng mga tunay na lingkod sa iglesia ay hindi dapat binabaliwala kundi nagagamit sa kaayusan ng iglesia. Dahil ang kapamahalang ito ay galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat alalahanin ng mga lingkod na ang kapamahalang ito ay upang magpatibay sa bawat sumasampalataya at hindi ang sumira. Ang mga sumusuway ay siyempre dapat pong maparusahan. Ngunit ang mga nagbabalik loob ay dapat na napapatibay sa ilalim ng isang matapat at banal na pamumuno. Pastor Mano, ano man ang tawag sa inyong mga tagapanguna. So, dito ay napupulot po natin yung mga aral at prinsipyo ni Apostol Pablo. Balikan po natin yung layunin ng kanyang ikatlong pagdalaw. Yung una po, layunin niya na bigyan sila ng pamantayan o standard sa pagdidisiplina at pagpaparusa sa mga nagkakasalang mga kapatid. Yun ang unang-una niyang dahilan kung bakit siya babalik o dadalaw sa ikatlong pagkakataon sa Korinto. Pangalawa, sa sulat na ito rin ay para bigyan silang paalala kung ano yung tamang pamumuhay bilang isang iglesia ng Diyos at kung ano ang kahulugan ng kapamahalaang ibinigay ni Kristo sa mga pinuno ng iglesia. Nandito rin po yung tatlong bagay na daanan din natin sa pagbubulay na may kaugnayan sa kasalanan at kapamahalaan sa iglesia. Una po, ang kasalanan sa iglesia ay dapat hinaharap at hindi ipinagwawalang bahala. Ibig sabihin, hindi dapat pinababayaan ang isang nagkakasala. Yung tawag niya, hindi pinababayaan ang nagkakalat sa ng kahihiyan at kasalanan sa loob na iglesia. Dapat sila'y hinaharap, itinutuwid. At yung mga nagbabalik loob ay tinutulungan na talagang makalakad sa panibagong buhay sa lakas ng Espiritu. At yung hindi mapigilan patuloy na sumusuway ay pinaparusahan. Kung sa mga iglesia ay hindi nagagawa ito, malaking pagkukulang po sa katawan ng Panginoong Hesukristo ang ginagawa ng mga tagapanguna ng iglesia. Pangalawa, ang kapamahalaang taglay ng iglesia ay mula kay Kristo at hindi nararapat na winawalang halaga ninuman sa iglesia o inaabuso ng mga taong dapat ay tagapagpatupad ng aral at prinsipyo ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang kapamahalaan ay para sa pagpapatibay, ulitin ko po, ang kapamahalaan ay para sa pagpapatibay ng mga nais magpakabanal. Samantala, ito rin ay pagsaway at pagpaparusa naman sa mga patuloy na sumusuway. Nawa po sa araw na ito, anuman ang sitwasyon sa inyong mga iglesia lokal, lalo na kung kayo ay merong kapamahalaan. Huwag tayong mabigo na gawin ang kalooban ng Diyos at huwag mabigo ang Panginoon sa atin dahil hindi natin ginagawa
ang dapat nating ginagawa. Panahon din ito para ating palaging ipanalangin ang ating mga tagapanguna dahil minsan sila'y mayroong mahuhusay na espiritu ng pagtuturo pero mahina ang mga loob pagdating sa pagtutuwid, pagsalangsang at pagtutuwid sa mga nagkakasalang mga kapatid. Ipanalangin po ninyo sila, ipanalangin natin sila. Sige po, ta ngayong umaga, tayo ay dadako sa pananalangin muli sa ating mga kahilingan na sinimulan kahapon. At kung meron pong iba, pwede niyong ipahabol po sa mga text. Hindi, para kung hindi man umabot dito sa broadcast kasi mahirap pong magbasa sa ibang mga gadget, ay may isama natin sa pananalangin sa iba namang pagkakataon sa buong araw. Kasi ito naman po ay 24-hour prayer chain. Tayo na po. Amang banal, kami nagpapasalamat sa buhay namin ngayong umagang ito. Kami nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kalinga at pagpapala sa amin na dahil dito ay patuloy kami nakatatayo sa iyong harapan, hindi dahil sa sarili naming galing at karapatan, kundi dahil sa karapatan at pagmamahal ng aming Panginoong Jesucristo na ibinihi sa amin nang kami sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po kami nananalangin batay sa kasunduan ito. Naidalangin namin ang aming pamahalaan, ang mga namumuno nito, lalo na napapalapit ng papalapit ang mga araw ng vaccine at ganun din po yung pabago-bago mga patakaran sa patungkol dito sa aming mga restriction sa paggalaw ng mga tao. Tulungan nyo kami bilang mamamayan na maging cooperative hanggang pwede kaming mag-cooperate. Ngunit tulungan din po nyo itong pamahalang ito na makita ang iyong kalooban, makita ang talagang gusto mong pangyarihin at sumunod sila at sumabay sa iyo. Kagaya po ng ginawa mo kay Apostol Pablo. Patuloy namin ipinapanalangin yung aming Pangulo at hindi po kami tumitigil hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil utos din niyo sa amin na ipanalangin po namin ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Kaya siya po yung unang-una namin nilalapit sa iyo para ang pinakamabuti sa kanya na gusto mong gawin at kung maaari kagaya ng ginawa mo kay Pablo ay upong pangyarihin sa kanyang buhay. Muli, amin pong pinapanalangin yung aming mga doctors and nurses, lahat ng taong nasa frontline, kahit yung mga guro na hindi man face-to-face ang kanilang mga pagtuturo, ay lagi rin silang kahalubilo ng kanilang mga kaguruan at iba pang mga tao sa mga paaralan. Alam po namin na doon man ay kailangan nila ang iyong saganang proteksyon para hindi sila mahawa at hindi sila makahawa nitong karamdaman. Lord, aming pinapanalangin po ang aming mga iba pang tao na nag-maintain ng kaayusan sa mga lansangan, mga pulis, mga tanod, maging mga galing sa sangay ng iba't ibang sangay ng gobyerno, Panginoon, na sila ay iyo ring pangangalagaan, alang-alang sa covenant ng iyong iglesia na manalangin para sa pamahalaan namin. Lord, amin din pong ipinapanalangin ang mga may karamdaman. At ngayon, muli namin hinihiling po ang biyaya mo sa buhay ni Steve, ni Sir Anita, ni Marie, ni Caris, ni Roda, ganoon din po ni Beth, Zara. Hindi ko man po siya kilala, ngunit salamat sa mga nagpahatid ng kanyang pangailangan. Aming panalangin po na ang anumang kanyang nararanasan sa panahong ito ay maging kasangkapan mo para lalong patatagin ang kanyang pananampalataya at lalo mo siyang maging kasangkapan para sa pag-aakay ng mga naliligaw na kaluluwa. Sa kabuuan po, Panginoon, aming pinapanalangin ang mga gawain ng Iglesia na hindi lamang yung mga pagtuturo, kundi higit sa lahat yung pamumuhay sa kabanalan ay makita sa amin. Yung pamumuhay na kaangkop ng mga itinuturo namin ay makita sa iglesia, mapuno ng pag-ibig,
sa iyo ang bawat isa, ngunit mapuno rin ng paggalang na may pagkatakot upang malayo kami sa mga kasalanan. Lord, laging sabi mo sa amin, kahit sa lumang tipan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Lord, huwag niyong alisin sa amin, huwag niyong payagang mawala sa amin yung fear of you, fear of the Lord. Dahil alam namin sa ganitong paraan, palagi merong kumokontrol sa amin para hindi kami bumubulusok sa kasalanan. Kilala po namin ang aming mga sarili at kung wala ang mga biyayang ito sa aming buhay, kami po ay hindi makapagpapatuloy sa paglilingkod na ito. Pagpalain niyo po kaming lahat at sa araw na ito, itulungan kaming gawin ang nararapat dahil alam namin hindi lamang kami nagkakasala sa paggawa ng masama. Kami nagkakasala kapag hindi namin ginagawa ang dapat na aming ginagawa. Salamat po sa iyo, sa mga salita mo, at sa mga kapatid na walang sawang tumututok bawat umaga. Hindi man kami napakarami. Salamat ang pagpapalain mong endeavor na ito para lalo kaming maging asin at ilaw sa sanglibutan. Hindi para sa amin, kundi para sa iyong pagpapalaganap ng iyong karihan. In Jesus' name, amen. Muli, maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagtutok ngayong umaga. At dalangin kong patuloy tayong samahan at pagpalain ng Diyos sa ating ginagawang pagbubulay. Tayo po ay nagpapasalamat na tayo ngayon ay nasa 13 kapitulo. At nakatapos na tayo ng marami-rami na rin mga aklat mula noong buwan ng Abril. At yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa buhay nating lahat. Salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.